Guys, ano yan ha? Desert Moon. Ang nanirequest nga pala yan ng ating nag-iisang tropa na si John Doe. John Doe ba yun? John Doe. Yan. So maraming salamat sa iyo, Sir John ha. Sana ma-enjoy mo at makuha mo yung mga chords at PT ka natin. At syempre, shoutout daw kay Sir Rene Credo ng California, USA. Kay Glenn Bartolome ng Qatar. Arvin Genoso. Yuri Shin Paman ng Zamboanga City. Jonel Ortiz. Ferdinand Palermo. At kay Sir Red Gabla. Yon. Yun lang. Maraming salamat sa mga nagpa-shoutout. At syempre, umpisa na natin yan para masipra natin. Okay? Let's go! Sa intro natin guys, pasadaan ko muna yung konting part. Ah, nagbabasa yung kamay ko. Pasmado na ako. Nagbabasa na yung fret. Okay, so konti lang naman. Magalang ko lang. Okay? Yan yung unang part ng intro natin. So, kailangan ang kuha natin ng letter D. Hindi muna ganito, ha? So, ganito. Parang naka D major 7 pero naka flat naka D in syempre yung middle natin dito. Yan. Then 4 and 1, then 2 3. Then 1 2 3 pero nakapindot na yung ring finger sa 3rd fret ng first string. So ganito na. Tapos 1 2 3. Then sundot yung pinky dito sa 5th fret first string. So ganito na lalabas niyan. Okay? Then flat natin dito. Tapos ito sa 4th fret ng 4th string. Okay? Pagsabay natin yung 5 and 2, then 3 4. Then 2 3 4, kailangan nakapindot naman yung middle natin sa 3rd fret ng 2nd string. Okay? So ganito na. Okay, sundot natin dito yung pinky. Pwede ring iangat natin 'to kung hindi natin ipepress yung pinky natin dito. Pwede natin iangat yung first string. Simplihan lang natin yung index. Konti lang, ganun. So, ganito. Kung kaya nyo, simplihan guys. Ha? Okay? So, nakaangat na yung. Kailangan na ingatan natin kasi baka sumayad. Baka gumanon eh. Ha? So, ulit ha. Kung ayaw nyo nyan, sundot nyo to. Then, dito yung ring finger na middle finger. Then, sabay nyo yung 1. 6 and 1. Tapos, sundot. So, ganito tunog. Okay? 6 and 1. Sundot. Open. Okay? Sundot dito yung ring finger. 3rd fret ng 2nd string. Open. Okay? So, ganito na. So, pagsamahin muna natin yung tatlong chords na yun para hindi tayo masyado mahirapan. Ulit ha, 5, 6, 7, 8. Halimbawa, sundot dito. Okay, kung halimbawa naman, angat. Then, pagbitaw ng A, sundot muna natin yung 3rd string bago natin pagsabayin yung 5 and 2. Then 3 4. Okay? Then usog to dito yung pinky natin. So ganito. Then 2 3 4. Okay, pag mabilis open yung number 1. Kuha? Isa pa. Yan yung unang part ng intro natin. Ulit guys ha, kahit matagal, basta makuha natin ng maayos. Halimbawa, angat yung ilalim. Okay, tapos ulitin natin. Pangalawang ikot. Okay, then ganun uli. Okay? So, yun na yung pangalawang ikot natin. Ulitin ko muna. Tapos, open natin yung 1 at saka yung 6 naman na string nakapress sa 3rd fret. Okay? Pagsabay natin.
Okay? Okay? So, nakapress siya sa 3rd fret ng 2nd string, yung ring finger. So, ganito. Okay? Tapos, sabay natin uli yung 2 and 6. So, ganito. Kuha. Tapos, open natin yung 2nd string, balik natin uli siya sa 3rd fret. Okay? Then, flat natin ng ganito, kunin natin yung 1, 2, at saka yung number 5. Tapos, sundo to rito sa 5th fret ng 2nd string. Ganito na. Tapos, 2, 3. Ganon. Tapos, etong 4th string, slide natin ng ganito. Tapos, open natin yung 5. So, ganito tunog niya. Siyempre, dating gawin, ulitin natin ang mabagal para sa mga tropa natin. Makuha nila ng maayos, okay? 5, 6, 7, 8. So, ang kasunod na kasunod nyo, letter D, ibababad natin siya ng, ihahagod natin ng dalawang pababa. Tapos, aangat natin siya sa pagkakadiin. Okay? So, ganito. So, hindi na nakadiin yung letter D. Lahat ng daliri natin, nakadampi lang. So, ganito. Then, open yung 5. So, parang apat na count siya. Okay? Ulitin natin dito. 5, 6, 7, 8. Then, unang verse. Unang verse, parang ganito guys ha. Is this the train to Desmond? Yun yung unang linya, tapos may kasunod pa yan, okay? So, this is 2, 4, 2, 3, 1, 1. Yung pangalawang 1 na string na pipitikin natin, kailangan nakaporma na siya ng letter D na ibaba yung middle finger sa 2nd fret ng 1st string. So, ganito. Tapos, 2, 3. Tapos, ulitin natin. Kuha? Ulit, ha? B minor 7, okay? 5, 2, 3, okay? Tapos, 2 uli. Kaso, yung pinky natin nasa 5th fret ng 2nd string. So, ganito. Then, 1, angat na natin to para hindi tayo mahirapan. Tapos, 2, 3. Kuha? So, ganito na. Dalawang beses. So, tigdalawang beses sila, okay? This is 2. Ulitin natin. 5, 6, 7, 8. Ta-ra-ra-ra. 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 G. Ta-ra-ra-ra. Okay? So, 6, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Tapos, G over A. Okay, so ganito ang G over A natin, guys, ha? Yan. Tapos, yung 5, pababa. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Okay? So, ulit dito sa G. Tapos, ulitin natin yung D sus papunta ng D. Dalawang beses. Bakante yun, walang kanta. So, buuin muna natin guys ha, bago tayo pumunta sa pangalawang line ha. Di baling matagal ha, basta makuha natin ang mabuti't maayos ha. 5, 6, 7, 8, ta-ra-ra, ta-ra-ra-ra, ta-ra-ra.
Duterte. Okay. Okay. Tapos, I turn to look into her eyes. Parang ganyan, no? I turn to look into her eyes. Da-ra-ra-ra. Da-da-da. Okay. So, dito sa B minor 7, medyo nag-cut tayo ng konti. Pero sa unang bagsak niya, unang pitikan, same lang. Tapos, 5, 3, 2, 3, 2. Press, pindot natin yung pinky dito sa 5th fret ng 2nd string. Sabay natin yung 5. Papuntang D. Pag naka-D na tayo, kahit 4 and 1 pwede na. Okay? So, ganito, no? Okay, bagsak ng E minor, paplak lang natin, konti, ganyan. Okay. Papuntang D uli, tapos C. B minor. Tapos, yung letter G natin, ang gagawin natin, sundot natin yung pinky dito sa 5th fret ng 1st string. Lagyan natin to dito sa 3rd fret ng 6th string. Dead string to, okay? Tapos. Tapos. Kuha. So, dito muna tayo sa pangalawang ikot. I turn to look. Okay? 5, 6, 7, 8. I turn to B minor. Okay. Tapos, second verse. Okay? Okay, so second verse, gawin lang natin yung unang verse natin, guys, ha. Babagalan ko lang, pati yung pitikan. Okay, 5, 6, 7, 8. The way to spoon. Dalawang ikot. Dagdag tayo ng A, papuntang chorus. Okay? So, sa chorus natin, guys, iba records natin yung chords na letter D. Okay? Yung iba, tinatap dito yung palm nila. Okay? So, ito. Dito. Para tumunog. Okay? Depende na yan sa inyo. Pero para sa akin, dahil acoustic lang naman ang kuha natin, guys, kahit hindi na natin siya itap sa dulo ng ano, dito sa malapit sa hole ng gitara natin. Kahit natural lang naman nakalabit. Kasi acoustic lang naman ito. Okay? Parang ganito lang. Okay? Tapos, yung pinky natin, sundot natin sa 7th fret ng 1st string, ha? Sikapin natin maisiksik siya dito. Okay? Tatlong sundot. Okay? Pang-apat, wag na natin isundot bago pumunta ng G. Okay? So, tatlong sundot lang yon. Pag pupunta ng letter G, wag na natin isundot yung pinky, ha? Okay? Ulitin natin. 5, 6, 7, 8. Okay? Ulit.
gagabitin. Tapos, i-strum na lang natin yung letter G. Kung gusto nyo, habang ini-strum nyo, pwede nyo siyang sundutan ng konting plucking. Okay? And then, kung magle-letter G tayo, kung may iaangat natin to, mas maganda. Halimbawa, bagsak natin ganyan. Parang ganyan. Tapos, D sus, 2, papuntang D. Dalawang beses. Okay? Mas maganda ha, kung ma-open natin to ha. Okay, pero kung hindi naman, simplihan nyo lang na strum. Dalawang beses lang naman yun. Okay, kung may angat, angat. Okay, so dalawang beses yun. Then pupunta tayo ng instrumental. Okay, sa instrumental natin, B flat. And then letter A. Kailangan ang A natin, guys, ganito kuha natin, ha? Para bago matapos yung chords na yan, may susundot muna natin yung pinky natin sa fifth ng first string, okay? So, instrumental, 5, 6, 7, 8. Then A. Sundot. Pagtapos nyan, ulitin natin yung intro natin. And then, may idadagdag tayong dalawang chords sa dulo. Kaya kailangan mapasadahan natin yan, okay? So, halimbawa, ulitin natin yung intro natin, ha? So, nakapaloob to sa instrumental, ha? 5, 6, 7, 8, bagalan lang natin. Okay? Tapos, ulitin natin to. Tapos, then, G over A, A. Okay? Usog lang natin. Naka G over A, tapos usog lang dito, A. Tapos, pasok ng third verse. Dito sa third verse, guys, strum natin. Bakit? Kasi malakas yung drums and then malakas din yung kanta. Kung gusto nyo i-plucking, ang plucking pattern natin ay unang verse and second verse. Okay? Kung dalawa kayo nagigitara, isang plucking, isang strumming, magsasalubong yung tunog doon, mas maganda. But this time, syempre, yung gawin natin is strumming lang natin, okay? Okay, so third verse, ha? Ay, teka lang, guys! Yung chords nga pala na naka-attach dyan sa ilalim, pang-strumming yan, ha? Kasi pag pinlaking nyo tong third verse, kunin nyo yung chords natin sa second verse, ha? Or first verse, okay? Okay, so humin ko lang, ha? 5, 6, 7, 8. B minor. G, yan, tapos G over A, yan, tapos D, yan, okay, pangalawang ikot, D ulit, B minor, o, ito na yung bagsakan, yan, isa pang bagsakan, C, yan, B minor, A, then G, okay? Yung kuha natin dito. Tapos A. Tapos chorus na tayo ron, okay? So sa chorus natin, ha, yung kuha natin dito, ha. Huwag na nating itap yung palm natin, ha, okay? 5, 6, 7, 8. Simplihan na lang natin. Ulit. Tapos G, ha. Kung may iba kayong strum, kunin nyo. Yun na lang, okay? Hold natin. Tareren. Tapos G, tapos D. G, D, dalawang beses, okay? Strumming na lang natin. Para simple na lang sa huli. Okay?
papasok pa rin niya sa chorus. And then ito, papasok na yung solo or ad-lib. Okay? Ang gagawin natin doon, itutuloy lang natin yung G, tapos D. G, D. Parang 8 times siya eh. Okay? So kung saan nyo siya gustong i-fade, okay, hanggang matapos, nasa sa inyo. Okay, habang nagsasolo or ad-lib, halimbawa, ang chords natin ay G. Tapos D. Okay? Hanggang mag-fade yan, G or G and D, okay? Paulit-ulit na lang yan, okay? Thank you sa lahat ng mga tropa natin na sumama na naman sa mga oras at araw na to. Sana kahit papano nakatulong sa inyo yung simpleng tutorial natin, okay? So yun lang, syempre, stay safe tayong lagi guys. At syempre, God bless lagi sa ating lahat. Bye-bye! Woo! Moshi-moshi!